since gusto namin gumawa ng isang movie for the local community. Bilang siya cartoon sa ginawa ng mga Pinoy, talagang makikita mo na para sa mga Pinoy din. Tuwa po ako na ako po yung kasama po dun sa first 3D animated movie ng RPG Metanoia. Ako po dun si Nico pag wala din sa Metanoia. Pag-uubo na po ako sa Metanoia, ako po si Hero. Yung power niya po, Yoyo. Yung mga kandito niya po, nalalaro rin ng RPG. Sikat ka na, Chief! Narol ko rito ako yung tatay ni Nico. Who's very supportive sa anak niya. Who's into games also, no? You know, computer games, sa mga ganyan. If there's one thing na kami dalawa nagkakatugma, eh dahil sa games na yan. Magpa-araw ka naman! Maglaro ka sa labas! Ang binosesan ko dito yung karakter ng mother ni Nico. Ako lang ang naiwan na mag-alaga sa anak na si Nico kasi nga nasa abroad yung tatay niya. Mabuhay ang Metanoia! Role ko rito ako si Zell. Ako yung may-ari ng computer shop na ang pangalan ay Bomb Shelter. At talagang dinadayo ako para maglaro sila ng computer game. Hindi po ako marunong makapaglaro doon sa labas. Computer lang po ako ng computer. Tapos po, pagbigan ko po doon si Mika po. Yan ang hirap sa inyo eh. Pag natatalo, dinaya daw. Ako po yung batang babae na nakikisali po sa mga larong panlalaki. At saka po parang ako po yung natutulak kay Nico na mag-play din po sa outside world. Yeah, first time experience for me. So masaya talaga. Naririnig ko before eh, na mahirap daw makatrabaho ng children. Pero in this case, grabe. Para silang ano, para silang little adults na. Very enjoyable. Tapos makulit. In between takes, ipapatawa sila. Meron silang mga hires. Marami nga natututunan na pang-aus. Kasama mo sila. Si Lizard dyan, special talaga siya eh. Eventually, parang each time na mapasok siya sa recording booth, nakikita ko na parang nagiging siya na talaga yung character na ginawa namin din sa movie. Ang isang bagay lang ang alam mong gawin ng tama, hindi gagalingan mo na, di ba? Sa nakita ko kasi, mula nung nag-dubbing ako, ang tagal nilang ginagawa at nakita ko kung paano na ginagawa. Hindi ko nakita yung buo, no? But nakita ko yung future sa nakapunta ako dito, nakita ko, nakasilip ako. Pinaghirapan talaga siya. Mas mahirap siya sa paggawa ng pelikula. So galing dun sa main idea, galing dun sa basic idea ng story, even before magkaroon ng storyboard, even before magka-script, parang basically nag-drawing lang, diba? Nag-doodle, nag-sketch, nag-flesh out ng mga ideas para meron kang concrete na images na pinangahawakan or something na pag nakita mo, may inspire ka. This is an adventure high-kick-ass scene. Yun, ganda dapat yung illustration yun. It's a slow, dramatic scene. It's a lighting yun sa concept board yun. Gagawa na ng designs. Based sa designs, gagawa ng 3D models. Based sa storyboards, i-animate yung mga characters. At the same time, meron isang team na nagla-light, pinag-texture. Pagkatapos yun, pagsasama-samain lahat sa editing, record ng sound, yan. Tapos movie na siya. RPG has the hardest and the best effects that I've ever done. Marami kaming in-insert doon sa movie para mas instill na ikaw ang Pinoy ito. Tapos nakita ko kung paano ginawa yung hirap ng mga animators na 5 years ginawa. Nakita ko kung paano lagyan ng musical score, yung live orchestra. Ay, napaparayan ako ng pagitaran. Dapat yung panoodin ng RPG dahil ito po ay napakabago sa ating mga Pilipino. Kumbaga first time po gagawa dito na animation na 3D na po. Pwede na rin pagmalaki sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaya sana po isuporta po ng RPG. Hindi lang sila makakakita ng 3D na social na social for the first time. Kundi meron talagang moral values. It's just the experience. First time we're doing this. So if we support this, there could be more. It's going to be our first foray into the animation. Makita nila ang experience nila. Kaya yung libido nila sa new era ng local movies. Hopefully. Pati nyo nalang ipaubahay sa mga eksperto. Metanoia to! Kami na yun! Manood ko kayo!
tayo ng RPG Metanoia sa December 25 na po. Marami po kayong matututunan doon. Maligayang Pasko po! Tara! Tayo naman! Astig P!